Ayan. Sawa na kayo sa mukha ko. Tara, tables tayo. Good morning, good afternoon, and good evening, mga ka-11-11. Mga kakuripots! Yes, syempre, pagkakuripot ka, sa 11-11 ka magpo-focus sa buong taon. Actually, 12-12 okay rin naman, medyo may sale pa. Pero sa 11-11 talaga, usually, malaki ang mga discounts natin. Okay? Kaya ayan, magsawa kayo sa pagmumukha ko dahil third day in a row na ba to? Na meron tayong pa-video. Okay, ngayon naman, pinadalan tayo ng Morgan Star. Hindi pala pinadalhan. Okay, so parang papakita ko sa inyo kung ano yung new item nila. Item kasi, marami lang siyang variant, pero tables lang lahat to, okay? So ang Morgan Star at saka ang GigaWare ang nagbebenta na ito. Links will be at the description down below as usual, guys. Basta pag may nakita kang items, usually, nasa description lang yan. Okay, so ngayon, paano ba? Hindi ko alam kung paano ko papakita sa inyo kasi inassemble na lang namin in the advance. So parang tatlo kasi to, meron tayong pink, tapos meron isang dalawang black. Yung black, isang 140cm, isa 120cm. Yung 140cm, mas mababa siya, hindi ko alam bakit, sa 120cm. Pero mas mababa ang kinilabasan niya. Tapos, una namin inassemble yung pink. Actually, for me, medyo okay yung pink. Teka. Personally, ang nagustuhan ko dito sa tatlo, actually, maganda yung kulay ng pink. Maganda yung pagka-pink niya. Talagang pambabaeng-pambabae siya. Tapos, hindi naman mahirap. Ang problem lang sa kanya, hindi naman problem. Pero, syempre, yung iba, gusto nila pag gaming, may ilaw. Diba? May mga RGB. Yung pink kasi wala. So, table lang talaga siya, tapos pink. Tapos medyo may pagka-carbon fiber ang, ano ba, texture niya. Konti lang, minor lang. May konting mga, alam mo yun, ganyan-ganyan, texture. Konti lang siya. Tapos, ang comment ko naman, yung dalawang black, maganda yung pagka-carbon fiber nila. Okay, so, papakita ko mamaya. Lahat naman, kung paano i-assemble, nasa manual naman. May included manual sila. So, medyo madali naman. Itong pink, hindi ka magkakaproblema. Actually, nagka-problem ako dito sa 120cm kasi walang letters or number yung screw. So, hindi mo alam kung aling screw ang gagamitin mo. So, medyo kakapaka-paka talaga. Okay, so, yung pink, okay lang. As is naman sa manual, madali lang siya ikabit. Tapos, ano pa bang masabi? Yung mga stickers, hindi ko na kinabit kasi, yun nga, hindi naman sa akin to. So, hindi ko na ikakabit. Okay? So, yun lang. Tara, pwede na ba natin tingnan? Tara, punta na tayo. Okay, so simulan natin dito sa pink na table. Actually, pag ngayon tinitingnan ko sa camera, hindi maganda yung color production ng camera. Nagmumukha siyang flesh ba? Or flesh? O, nagmumukha siyang flesh. Pero trust me, medyo kakulay niya to. Kasama pala to, included tong extended mousepad dito sa pink na to. Tapos ito yung sinasabi kong stickers na hindi ko na kinabit. Alam ko yung mga stickers, pag makikita nyo sa store nila, dito ata siya nakakabit, dyan. So, syempre, hindi ko na kinabit dahil hindi naman sa akin, babalik ko lang naman to. Ayan. So, yun, makikita nyo yung texture. Ayan. So, medyo hindi ko na-feel. Actually, parang sticker lang naman siya. Pero maganda na rin naman na ganun yung design niya, di ba? Tapos may included Gromey. Gromey ata ang tawag sa ganito. So, dalawa yan. Ayan. Ito, dito yung isa. Okay, ayan. Ayan. So, yung ano, specifications niya, tingnan nyo na lang sa website nila or sa store nila. Tapos, meron rin pala siyang kasamang headset, hindi stand eh, headset arm? Ano ba tawag dito? Basta, lagayan ng headset. Okay naman siya, maganda naman siya pag titingnan nyo. Diba? Sturdy yan, sturdy siya. Matibay yan, matibay.
So pag hindi pantay yung ano nyo, yung sahig nyo, makita nyo yan, pwede nyo i-adjust. So iniikot lang yan, parang screw, para ma-adjust nyo, para hindi siya umaalog sa hindi nyo pantay na sahig. Okay? So let's move on. Okay, next. So ito yung 140cm na table. Okay? So nakikita nyo dito yung stickers. Hindi ko sure kung red ba yung 140. Kasi medyo napagpalit ko na. So, not so sure, guys. Pero ito, ang masasabi ko lang, mas may texture to. Ayan. So, ito talaga, ma-feel mo yung pagiging carbon fiber niya. Okay, so, tapos, yung grommet niya nakasama, sobrang higpit. Okay, as in, di mo, mahirap tanggalin to pag nailagay mo na. Tapos, yung pagiging RGB niya, which is ito, hindi ko na kinabit. Kasi syempre, yun nga, mabubutas, di ba? So, may included na mga screws lang. So, nakakabit talaga siya sa mismong table. Okay? So, yan. Meron dito, dito, tsaka dito. Okay. So, yan. Yun lang naman. So, meron rin siyang cup holder. Yan. Cup holder at tsaka headset holder. Okay, headset holder pala ang iniisip ko. At saka syempre yung pinagmamalaking RGB nito. So, yung RGB niya, itatapat mo lang dun. Asan ba? Diyan, tatapat mo dyan. Ayan. Tatapat mo yung controller dyan. Tapos, yun na. So, ayan. O, asan na? Ayan, o. Oh. O. Umilaw na siya. Tapos may mga modes to. So hindi lahat kasi kakaiba yung ilaw niya. Sa experience ko yung brightness hindi masyado gumagana. Pero itong mga modes okay naman to. So strobe. Ba't di gumagana? Strobe. Ayan. Yun, o. Oh. Tingnan nga, mas madali pag yung flash, eh. O, oh, ayan. Flash. Ayan. Okay. So, diba? Yung nakikita nyo mga fingerprints, fingerprints lang namin yan, ha? Kasi, syempre, nag-ayos-ayos kami. Kami nag-ayos na ito. So, nalagyan. Pero, punasan nyo lang yan. Malamang mawawala na yan. So, tandaan, ito yung 140cm. Mas mababa siya dun sa isa. Dun sa 120cm ng lapad. Okay, so hindi ko alam bakit. Tanong nyo na lang sa... Wala. Wala tayong pagtatanungan. Huwag kayong magtanong. Walang may alam yan. Sa designer na yan. Okay? So next, tara, punta na tayo dun sa 120cm. Okay, so yes, finally, nandito na tayo sa huli. Sa 120cm. So, ang pinagkaiba naman nito is... Teka, naiwan ko yung controller ko. Ayan. Ang RGB naman nito is itong sa sides. Ayan, nakita niyo yan. Meron rin sa kabila. Yan. O, diba? O, single light. O. O, ganda. Actually, medyo subtle lang siya. Kasi, pag nagigames ka, actually, medyo not so sure kung makikita mo. Sa totoo lang, ang pinaka hahabulin mo talaga dito yung texture niya. Ayan. Maganda yung texture niya. Ayan. So, ayan. Tapos sa pag-a-assemble, warningan ko lang kayo guys, huwag nyo kalimutan ilabas pala to. Ito. Kasi nasa loob yan. Inulit namin dahil nakalimutan namin ilabas to. Kita nyo yan, butas na yan. Ayan. Ayan. So, yun lang. Simple lang naman. Pag-a-assemble niya. Tsaka, yun nga. Mas subtle lang yung lighting nitong isa. Pero yun nga, meron rin siyang same lang, cup holder. Tsaka yung headset holder. Yan. Pwede nyo ipasok yan. Yan. Ito ba? Ito mas hindi magalaw yung sa ano, sa pink. So,
Bale, de-screw lang naman siya. So, pwede nyo luwagan para umano siya. Okay? So, yung price nila, alam ko, around 3,000 pesos to 4,000 pesos ata, mga ganon. So, check out nyo na lang yung store nila. Baka may pa-promo sila. Sa totoo lang, hindi ko alam. Pero yun nga. Pero pag titingnan ko talaga, mas gusto ko yung sa pink. Sa totoo lang. Ayan. Kita ba? Ayan, medyo kuha ko na yung color dito. Medyo maganda yung color niya dito. Medyo same. Ayan, di ba? Tapos meron ka pa extended mousepad sa pink. Okay, so ayan na. So thank you guys. So anyway, sana nag-enjoy kayo sa video na to. Good luck sa shopping nyo. Sana hindi kayo maubusan ng stocks at saka ng discount or ng voucher or whatever. Hindi rin talaga ako ganun ka-expert. Pero usually, marami talagang discount dito. Lalo na sa credit cards. Tsaka sa iba-isa ba, meron pang Lazada bonus. Diba? So, gamitin nyo lahat yan. Basta makakatipid tayo, maging kuripot lang tayo. Shop lang na shop, okay? So, like this video na lang kung nakatulong naman ako sa pag-shopping nyo. And consider subscribing na lang to support the channel. Sige na, good luck! Let's do this again next time. Bye-bye!